Yo, what's up? This is RGPDB. May pag-uusapan na naman tayo sa araw na to dahil may nakita ako dito sa social media na hindi na naman kanais-nais na gawain ng isang tao na may mayroong bit-bit na alam niyo na. Panoorin natin. Yan, no? Kinakalabog niya pa si manong driver ng truck. Diba? Yan, no? Bit-bit niya. Bit-bit niya yung kanyang baril at marami siyang marami pa siyang violation. Walang plate number, walang side mirror, at naka-chinelas. At may bit-bit pa ng baril. Hindi ko alam kung ano to, kung alagad pa ng batas to or kung anong. Pero hindi dapat ganun eh. Tinan mo, may tinatawagan pa siya. Kapitan niya ulit yung driver ng kinakalabog niya. Di ba? Alright. Dito mga kaibigan, di ba? Para sa akin lang, hindi po dapat tayo nanghihiram ng tapang sa kung ano mang gamit na meron tayo, yung baril, di ba? Ito yung taong hindi dapat na binibigyan ng LTAF, no? Yung license to own and possess firearms, di ba? Kasi unang-una bag nung kumuha kanyan meron yan psychological test, tapos may interview yan, psychological exam, 'di ba? Dadaanan mo lahat 'yan. Parang hindi mo pinagdaanan yung brother, ah. Yung aksyones mo nang ganyan, maglalabas ka ng baril, ano naman laban sa iyo ng driver na 'yon, 'di ba? Kumbaga, pwede mo namang kausapin niyan kung may problema mang kayo sa kalsada, hindi para labasan mo siya ng baril, no? Hindi criminal 'yang kaharap mo eh. Hindi naman criminal 'yan eh. Tama ba ako? Hindi pinagmamayabang ang baril, ginagamit 'yan kung sa oras ng kagipitan. Yung walang-wala ka nang matakbuhan at walang-wala ka nang mahingaan ng tulong. Ganun 'yun. Hindi para sa kung kani-kanino mong tao papanakot yung hawak-hawak kong baril. Ang tanong dyan, sa bagay, mukhang naka-sublimation siya na may logo, hindi ko lang maintindihan kung ano yung ano niya eh, logo niya eh. Di ba? Dapat alam mo yan dahil kung isa kang alagad ng batas. Dapat alam mo yan, brother. No? So, kayo nang balang humusga dito mga kaibigan. Sabi nga ng mga ibang nag-comment, tapang now, iyak later. Alright.